Hello, grabe oh. Gagi guys, gumagawa na siya ng ano? Gumagawa na siya ng sarili niyang script. So, ito na yung pwede mong sabihin na lang dun sa habang nag gumagawa ka ng content mo. May script na oh. So, ayan guys, first time natin itong gagamitin na sikat ngayon na ChatGPT. So, kasi daw, pagka pwede kang mag-input dito ng kahit ano na idea, tapos sasagutin niya to. Ayan, so, yung pinakauna kong chat sa kanya, kakaregister ko lang ngayon. Ito yung pinakaunang command ko sa kanya ay create a script on SIM card registration law in the Philippines. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari dito. Magagawa niya nga ba? So, first time kong gagawin to. First time kong gagamitin tong ChatGPT. Sikat kasi sa online to. Napakagaling na itong website na to. So, check na natin. Wow. So, what do we... Putik. Ang ganda. Has password and filtration. What happens? Same card, maybe the ball is spinning. Putik ang ganda, guys. Grabe. Hello. 80. Grabe ang ganda. Wow. Tapos may ano pa, may title pa, SIM card registration law. Ayan, tapos na. Yan na yung script. Putik. Ang lupit, guys. Grabe. Pwede mong i-regenerate yung response. Shit. Ayan, no? So, register lang kayo na ito guys. Pwede kayong mag-search lang sa Google, ChatGPT. Yung pinakaunang website na mag-a-appear. Click nyo. And then, yun na yung lalabas. May mga prompt na mag-re-register muna kayo. Mag-sign up. And then, i-verify muna yung number nyo. May code na isi-send sa cellphone nyo. Sa number. And then, input nyo lang. Then, makakapasok na kayo dito. So, first time kong gumamit na ito. Yan o, nakagawa na siya ng script. Napakalupit. So, try nito guys. So, pero sabi nga, pwede yung mag-generate dyan na ano, na script. Or nasagot ni ChatGPT i-re-scan kung okay yung response niya o hindi. Basahin niyo na lang. Ngayon, kung okay naman yung response niya, edi pwede niyo nang gamitin. Napakalupit na ito. So, ito yung ChatGPT, guys. So, subukan ulit natin ng ibang tanong. Okay, so ito yung next question natin guys kay ChatGPT para makita nyo lang na napakalupit ng ano na to, website na to. Ito yung kinakatakutan ni Google eh. Joke lang Google ha, baka narinig mo ako. So, yung next natin tanong ay how to
how to hide subscribers on YouTube. So let's create a script on how to hide subscribers on isang kamay lang gamit ko YouTube question mark. Okay, so next lang natin, send natin kay ChatGPT and boom, intro. Hello, welcome. Take this, sir. Pak, may hook pa. Grabe, katish. Hello, grabe. Oh. Gagi, guys, gumagawa na siya ng ano? Gumagawa na siya ng sarili niyang script. So, ito na yung pwede mong sabihin na lang dun sa habang nag... gumagawa ka ng content mo. May script na, oh. Tapos na. End of show. Under subscriber count, you'll see the option to either show or hide the subscriber count. Simply toggle the switch to hidden. And that's it. Your subscriber count will no longer be visible to public. Grabe, may mga ano pa. Kung full screen yung mukha ng host or kung anong part yung papakita mo. Napakalupit na ito, guys. So, subukan nyo na si ChatGPT. Powered by AI to. Ayun. So, yun lang naman kailangan nyo malaman na magandang gamitin itong ChatGPT. If ever na gagawa kayo ng script or kahit na ano, i-search nyo na lang yung mga pwedeng paggamitan kay ChatGPT sa YouTube. So, goodbye. Thank you for watching, guys. Yan lang muna yung tips natin for today.